papunta tayo ngayon ng Santa Lucia. Forts. Oo nga, taulan. Kapit ka. Good morning, guys. It's day 3 ng stay natin dito sa Mount Banahaw. Umuulan. Hindi ko sure kung naririnig nyo. Pero umuulan. Ang itinerary sana namin is na akit kami ng bundok pa. Which is yung tinatawag nilang kalbaryo. Pero it's not doable right now kasi umuulan. May mali ata akong ginawa kahapon nag-falls kasi parang napul ko at may napul akong muscle. Kasi masakit siya ngayon. Yung ko lang siya naramdaman. So anyways, mag-empake na tayo. So ready kapag babatchin na. Ito na yung stuff ko. Yan, yung mga nakasabit na yan. Empakehin na natin yan para ready na tayo maya-maya pag lumalis. It's 7:37 AM, day 3 natin dito. Medyo mahina lang ako magsalita kasi solemn yung place. Hindi pwede masyadong mag-ingay, no? So, tayo daw ay magkikibing ngayong araw. Yay! Pwede hindi nina makisindi. Hindi, mag-lighter ka. Hindi mo masamang ano, kasi sabi ng iba, yung daw problema nung nagtirik na yun, nalipat. Kaya pag ano, magdadala ka lagi ng lighter, boss, puro. Sandal mo lang dito sa bato. Oh. Yeah, isang tradisyon ng mga umaakyat dito ay ang pagdarasal at pagtitirik ng kandila sa altar ng Jerusalem. Okay guys, paakyat na tayo. At ito ang tinatawag nilang presentahan. Pwede naman tayo mag-ilaw, diba? Dandahan lang. Kapit muna, kapit. Patalikod na. Yan. Basta comfortable ka. Thank you.
Minabuti ko din na silipin ang isa pang kuweba dito, ang kuweba ni Santong Jacob. Balon ni Jacob. Ito yun. Ang entrance sa kuweba na ito ay masikip at madilim. Kaya hindi muna ako pumasok for safety purposes. Anong pangalan nito? Quezon na yun, parang masasagot mo. Hi! Sinong sa utas niya? You know. Isa sa pinaka-importanteng gawain sa lugar na ito ay ang pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay na makatutulong upang tayo ay matuto, maliwanagan, at umunlad sa ating pamumuhay bilang mga tao. Take what resonates with you. The fourth highest creation. Yung mindset mo, pag ibinaba mo, unang-una, number one, number two, number three, number four, we're the highest. Mineral ang smallest. Kaya para ma-adapt mo ang vibrations ng isang mineral, kailangan isang level ng consciousness, ng inner peace, para maabot mo siya. Kung masyado ka maligalig, yung octave vibrations ng mind mo, masyadong malikot, you can never adapt sa vibrations ng mga mineral. Now, the consciousness, because there are two kinds of consciousness. Yung intellect, at saka intellect inside the intellect. Ang gagamitin dito, yung mas higher form ng intellect. So, if you tap the lower consciousness sa mga bagay na to, hindi mo nagagamit yung estado mo para sila mag-respond as I vow, ako'y bumabati sa liwan, binabati ko ang liwanag na nasa iyo. Kaya nagsasubmit tayo sa mga nakakatakot ng malalaking puno, sa malalaking cave, batuhan. Kung may isa sa atin, may nakatira sa balita. Yes, kasi hindi natin ina-adapt yung tunay nating identity. Pag in-adapt natin, sila ay natutuwa, nabibless, na pumasok ang isang higher form, higher form, doon sa lugar nila, binisita natin sila. Which is, sa lower consciousness, nababaliktad. Sila yung nagdo-dominate kasi kinatatakutan natin. So, kailangan itatap mo lagi yung divinity mo. Pag hindi mo natatap yung divinity mo, buong buhay mo, meron kang mga, ang daming pamahiin, ang daming kinatatakutan, hindi ka na mag-grow. So, that is why, you have to quiet your mind para mag-speak ang soul mo. Or else, the soul is always in silence and the mind is always talking. Iyon, hindi tayo makaka-adapt sa nature.
hindi talaga. You can never adapt. Kaya, kuwari, sabi, those are the tradition yung ginawa mo, pero gusto ko din na yung inutosan, gusto ko rin makaranas pero kasi nakaranas din kami before. So, as you grow, makikita mo, ah, it's no longer needed, gagamitin mo yung, kasi, tuwan-tuwa sila, nagbisita tayo. Yung busina mo na, tutut, pag nagda-drive ka, sabi, may lumalabas doon, nakaka-distract pa ngayon, nakakagising pa ngayon. Kasi, it sounds na, usually, calm yung lugar eh. Yung bubulabugin. Sabi, bulut, na-distract sila. So, they are suspended animation. Pag nagkameron ng larger sounds na hindi originate doon sa lugar na yun, nagugulat sila, nagigising sila. Tapos pag tinignan nila yung consciousness mo, more on takot ka, more on anger, more on marami kang iniisip. Lalo sila lumalakas. The reason why hindi sila nakakapunta sa light, kasi kulang yung light nila. Eh kulang rin ang light. Like attracts like. So magugustuhan kita. So magkakameron kayo ng connection. Para kalmado kayo pag pumapasok ko sa haunted house, ang dala lagi namin, love, peace, and harmony. Wala kaming dala na sino kayong curiosity na magpakita ka sa akin, magbigay ka sa message sa akin. Those are activity ng mga nagpa-practice sa lower consciousness. Ikaw ba forever ka na lamang elementary? Di ba? You should be in high school or college. Eventually magka-college ka. So, hindi po pwede yon. Kailangan, as you go older, yung illustrations ko nung first night, yung different vibration, nag-violin siya, na different person, different spiritual chemistry, and consciousness. So, hahanapin mo, ninyo, yung kapareho ninyo. Kung gusto mo sa higher ground, hindi ka pwedeng manatili sa lower ground. The tradition is only, pwede siya, acceptable siya, during the past, as yung vibrations natin nag-grow, nag-a-ascend siya, kailangan hahabol ka rin. Pag hindi ka humabol, well, chances are, doon ka na lang. Kaya, it changes the vibrations every now and then. Kaya sabi, the only constant thing in this world is changes. Ang sign ng water is more on kababaang loob. Walang tubig na umakyat. Lahat ang tubig bababa. Yun ang message ng water. Ang message ng rock is they are in millions of years, billions of years. Marami silang alam. Ang mga puno kasi, they are teachers of nature. Except, hindi ka maging estudyante. Why? Kasi full occupied ang mind mo. Para maging estudyante ka nila, para sila mag-start ng talking, you have to stop your mind. And mag-o-open ka so your heart will speak, yung soul mo. Yun yung nakakapag-communicate sa nature. But not the mind. Ang mind is only used tao sa tao. Kaya ang words natin, language natin is ito. Pero ang language ng nature is silence and patience. Kaya kailangan ng mga meditation. Kasi quieting of the mind. Pag na-practice mo ang meditation again and again and again, pumunta siya sa 50% tao sa tao, nature sa nature, mag-start na sila mag-talk sa inyo. So that's the importance ng go from lower. Sa lower kasi there's always war. Nagwa-war ang dark and light. Sa second level, which is high school, they coexist. Hindi po pwedeng wala ang light. Walang titulo ang dark. They don't exist. Pag yan na natutunan mo na hindi na sila nagwa-war, kailangan kita, then eventually you go higher. Magkakameron ng oneness. Kaya siya may harmony. Oo, magkakameron siya ng love, peace, and harmony. Not too much ka very bold. Kahit in silence ka, punong-puno ka. Wala na dapat nalilesen yung mga desire, yung mga wants, kaya nga mga ano dito. You don't need to ask kanya. Why? He knows everything. Kaya lang makulit tayo. Yun ang tatanggalin natin yung pagiging makulit natin. Trust the process. Kasi sila ay magical, mystical,
they ano sila, napaka-powerful. Except in this nila ang nagbibigay ng mga signs, dark side. Kasi ang tao gusto lagi ng mga signs. Hindi tayo parang lagi tayo kailangan magpakita ka ng mga milagro, ng mga signs para sigurado ako sa iyo. Hindi ka nakakapunta sa inner mo. Yung inner mo that connects to the higher. That lower consciousness connects to the dark side. Mm-hmm. Kasi yun yung makulit. Okay, vibrations yun. Once pumunta rito, no man. Quiet. No problem. Pero kung pumunta rito, kailangan ganito, pupunta tayo dito, ganito, ganyan, ganyan, yan. Nakauwi ka na again and again, hindi na sila nakakunik sa'yo. Kasi yours always close. Kaya maganda yung motor camping natin, we keep on traveling. So what happened is, during ng time ng pananahimik natin, pukunti ang vibrations ng tao, nakakakunik sila sa atin. Doon sa pahimik. Relationship na siya. Relationship. Hindi na siya sex. Hindi na siya groupings or sexually. Siya is more on connection. Relationship. Yeah. Muli kang itali. Religare. So, nagbabago. Nagbabago. If you use the lower, what is your religion? If you go higher, how is your religion? How is your connection with him? Diba? Yun ang pagkakaiba. Kaya, iba ang interpretation dito ng kultura, iba sa higher, iba sa mas. Dito, naingil tayo. Dito, medyo tumatahimik na tayo. Dito, tahimik na tayo. Personal connection na natin. Hindi grouping. A lot of difference na umaakyat dito na solo. Madaming gusto. Pag pumunta tayo sa mga mountain, mukhang scary, mukhang eerie, ganyan. Lagi mo kukunin yung higher consciousness mo na I am the highest creation sa mga. Pag nag-send ka sa message mo ng gano'n, babaw na agad sila ng maste. Ang aking liwanag ay binabati ang liwanag na nasa iyo. Banahaw. Ang aking liwanag ay binabati ang liwanag na nasa iyo. Yung pala ibig sabihin ng banahaw? Banahaw. Oh, it's different from banahaw. Pero doon po ba siya derived? Most likely, mga lumang salita. Banahaw. Kasi marami kasing words, meron pang, madami siyang Banahaw, binabati ko ang liwanag na nasa iyo. Ang aking liwanag, ay binabati ang liwanag na nasa iyo. Okay. Maste. Ang aking liwanag ay binabati ang liwanag na nasa iyo. O yung divinity. Ang liwanag ko ay binabati ang debilidad na nasa iyo. Kasi count ka. Love, peace, and harmony. Pagtaglay mo yan, wherever you go, be clarity ang mind mo. Kasi silang dalawa ay, it becomes twin hearts. Mind, body, and soul, let the dark and light you light. Let the dark and light. So, ibig sabihin, pag may clarity ka, makakapag-isip yung mind mo na, huwag tayong tumuloy, delikado. Pag meron ka mga depression, anger, mga ganyan, hindi rin clear ang mind mo. Hello? Hindi rin clear ang mind mo. So, most likely, ang mga decisions mo, mali-mali. So, pag mali ang decisions mo, makakapunta ka sa mga lugar na mataas ang vibrations ng mga risk, yung mga, ano, pwede ka mapahamak. Tapos sasabihin mo, ingatan mo po ako, ba't ka napahamak? Kaya nga, pag may mga typhoon, may nalunod na bata, may nalunod na matanda, sasabihin sa interview, ay, salamat po, ang bait-bait niyo, Lord. Idiligtas niyo po ako. So, lahat ng namatay, galit si God. Lahat ng matay sa bata, nalunod, galit si God. So, those are the lower consciousness. Ginagamit lang yan sa level na baba. If you go higher sa mas mataas na consciousness, it's a different interpretation, ibang paniniwala, mas malawak, mas clear.
natatanggal ang mga pamahiin. Kasi you are the highest creations ng God. They bow to your divinity. Huwag kang matakot sa isang lugar. Kasi yung lugar na yon, tuwan-tuwa sila na binisita mo. Hinipo mo ang kapirasang bato, ginawa mo siyang souvenir for the purpose na natuwa ka dun sa lugar. Pero ang purpose mo, kinuha mo at ibenta mo, may karmic yon. Kasi commercial lang. Use your mind for kapirahan. Use your heart for connection. Kaya you are allowed to pick something na natuwa ka as remembrance sa lugar. Pero if you pick something for the purpose of commercialism, ay patay tayo dyan. Ano yan? Iba na yun. Oo, bababa na yan. Pag wala kayong fear, nahawakan niyo yung divinity niyo. Liwanag sa liwanag. Namiss ko yung... Kung liwanag ka... Namiss ko nung araw yung natutulog ako yung... Hindi ka para maging against sila sa iyo. Kasi liwanag ka ito. Gusto nila yung liwanag. Gusto nila yun. Tuwan-tuwa sila na binisita na sila. Nung araw kasi, hindi pa sila... Ang kanilang mga psychic ability, hindi pa bukas na bukas. Kaya marami silang hindi naiintindihan. Bawal to, huwag gawin yan. Pag bumukas mo yan, dun mo makikita na itutuwa sila yung punta mo kanina doon. Minamas lang ko lang kayo naman. Anong fraction ko kay Rod? Rod at tradition para makaramos yung mga. So, pinagsindi, ganyan-ganyan. So, those are the step by step. Pero eventually, kung ang kalalagayan ng spiritual mo ay mataas na, mabilis ka mag-a-adapt dun sa mataas na. It's no longer needed. Hindi na needed. Ang nakaraan ay para sa mga taong nakaraan. Ang pangkasalukuyan, yun yung power mo. Kaya nga tawag, anong gift mo sa akin? Anong other word ng gift? Present. So, yung present. It's a gift. Yesterday, it's not tomorrow, the power of now. The gift. Mabuhay ka ngayon, wag sa nakaraan. Wag sa hinaharap. Ngayon. As in ngayon. I-enjoy mo. Yeah. Ang tanong ko po is, kapag kasi pinost ko to, may mga nagtatanong, paano pumunta dyan, anong gagawin, pwede ba kami dyan? Yung sa mga kapwa natin, motocampers, ano po ang magandang sagot? Ang requirements, no drinking. No walang drink. Alcohol talaga dito. Tapos, may gusto ng peace of mind. Yung nature, pagiging nature lover, kasi it's an invitation na yun eh. Ngayon, syempre, willing sila na i-respect yung place, they are most welcome. Anyone can go, but they have to respect the place. Pwede din ba silang tumuloy dito, if ever? Yes. Pwede. Yes. Tapos, sino ang magiging guide nila? Or they can just go? Syempre, as a starter dito, ito timing na either narito ako, nakasama ka. Dapat isamahan na lang natin kung sakali. Kasi syempre hindi naman, syempre hindi rin makilala rito. Opo. Tapos marami pa silang alam na do's and don'ts. So kailangan I have to guide yung first time, second time. Tapos the rest, yung kung rito na, basta alam mo na yung respect. Kasi syempre may ruling din yung sisters dito. Si madami magtatanong yun, paano ba pumunta dyan? Sorry, pumunta dun sa halls na pinuntahan mo, mag ganon. Catch kasi dito muni is, when you close yung mga lugar na ganon, meron yung catch sa mga ibang consciousness ng tao. Meron na. Matatakot, may mga ganon. Pero pag yung impulse na feeling na parang gusto ko dyan, invitations na yun. It's a form of calling. Ang kailangan lang natin, ia-align lang natin. Align sa tama. Ina-align. Patuloy yung ginawa namin sa iyo. Sabi mo nga, laging gusto mo sa nature. So, invitations na rin yun. So, kaya lang, yung sa mga ancestors natin, gumagawa sila ng way to connect people. So, nagre-response ka naman.